Bukod sa no-fly zone, magpapatupad din ang signal jamming ng Philippine National Police sa mismong araw ng traslasyon ng puong itim na Nazareno. May mahigpit ding paalala ang mga otoridad sa mga deboto na dadalo sa posisyon. Si Patrick De Jesus sa detalye, Rise and Shine Patrick. There are no major threats, but again, palagi kong inuulit, even in the absence of such threat, we always prepare for the worst. That is our preparation. Kahit walang namomonitor na seryosong banta sa seguridad, binigyang DADPNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na hindi magpapakampante ang mga otoridad sa traslasyon ng puon ng itim na Nazareno. Katunayan, masihigpitan pa ang seguridad at ipatutupad ang no-fly zone at signal jamming sa mismong araw ng traslasyon sa Martes ng susunod na linggo, Enero 9. Yes, there are decisions like that. It will be a no-flying zone, and then, of course, tayo, yung mga legitimate mga authorities will be allowed. Through your signal jammer? Yeah, kasama rin po sa contingencies. Muli namang ipinalala sa mga dadalong deboto na ipagbabawal ang pagsusot ng sombrero, pagdadala ng payong, babasaging tumbler at bag, maliban na lamang kung transparent ito. Nasa 15,000 pulis ang ide-deploy sa panig ng NCRPO at ayon sa PNP, pinaghandaan ang lahat ng senaryo, lalo't milyon-milyong deboto ang tinatayang sasama sa prosesyon ng Poong Nazareno na natigil ng 3 taon dahil sa pandemya. Yung matagal na nawala, tapos biglang nag-open up, baka ganyan din ang magiging parang possibility mangyari sa traslasyon. Nag-tabletop exercise yung mga NCRPO natin, and then they showed us in their preparation, in each segment may mga stations, medical stations, lahat po kinonsider na nila na pwede mangyari, and I'm happy with their preparations kasi aside from the tabletop exercise, nagdalagang actual underground exercises sila. Patrick De Jesus para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.